Panahon na ng kastanyas kapag ganitong nalalapit na ang Pasko. Kaya for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng roasted kastanyas or chestnut. Bago tayo magluto, syempre, kailangan bumili muna tayo ng kastanyas. Sakto naman na ngayong araw ay tiyangge o merkadilyo dito sa lugar namin. Tara, samahan niyo ako. Ere mga kakusina, may naispatan ako pero titingnan ko muna kung magandang klase to. Palagay ko yung maganda tong kastanyas kasi si Lola napabili. Sa pagbili po nito, may technique din. Pisilin mo muna. Kapag malambot, huwag mo nang bilhin. Paniguradong ang loob niyan ay bulok. Kulang-kulang 4 euro po e ring nabili ko. Kukunti lang ang nagtitinda ngayon compared nung isang taon. Bihira daw kasing umulan ngayong taon, kaya konti lang ang binunga ng mga puno ng kastanyas. Meron ding nabibili sa mga supermarket, mga nakabalot na, kaya hindi pwedeng piliin. Hugasan muna natin para maalis kung may lupa man o alikabok. Ito kasing kastanyas, pag ready to harvest na, kung sayang lumalakpak sa lupa. Bago natin lutuin, hiwaan muna natin yung shell o yung pinakabalat. Ginagawa natin to para maiwasan natin mag-explode ang kastanyas habang niluluto. Doble ingat lang, baka pati daliri mo mahiwa. Kung natatakot kayong gumamit ng kutsilyo, pwede naman ang gunting. Importante lang kasi malagyan natin ng hiwa yung balat ng kastanyas. Kung saan po kayo madadalian, yun ang gawin nyo. Pwede rin balatan nyo muna ang kastanyas para madaling lutuin. Sa Pilipinas naman, kung magagawi kayo sa bandang Binondo o Divisoria, niluluto ito sa malaking kawali o kawa na may kasamang bato or pebbles. Dito sa Spain, tuwing buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre o autumn season, marami kang makikita ng mga street vendors ng kastanyas, na kung tawagin nila dito ay kastanyera. €5 ang isang sandok ng kastanyas, binabalot ito sa dyaryo para manatiling mainit habang kinakain mo. Medyo may kamahalang compare kung ikaw ang magluluto. Balikan na natin ang pagluluto ko ng kastanyas, isinalang ko na sa kalan. Bubuhusan ko lang ng konting tubig. Takpan, lutuin lang natin to sa mahinang apoy hanggang sa matuyo ang tubig. Sa pagluluto, lumang kawali lang ang gamitin nyo para hindi nakakapanghinayang kahit masunog. Trivia lang mga kakusina. Dito sa Spain, kawaling maraming butas ang pinaglulutuan, tisulo ang tawag. Niluluto ito sa open fire sa nagbabagang uling o kaya ay sa chimenea. Kapag ganiripong natuyo na ang tubig, umpisahan na natin itong halu-haluin para po magpantay ang pagkakaluto. Kung napapansin nyo na natutusta na at bumubuka na ang shell ng kastanyas, malapit na itong maluto. Gustong-gusto ko po ang amoy ng nasusunog na balat ng kastanyas. Feeling ko, Pasko na. Isasaling ko na po ito dito sa lalagyan na sinapnan ko ng paper towel. Takpan rin natin sa ibabaw para mainit pa rin kahit mamaya kainin. Ito pa yung ibang paraan kung paano lutuin. Ilagay natin dito sa kawali itong binalat ng kastanyas, lagyan ng konting tubig, takpan, lutuin sa mahinang apoy. Kapag natuyo na ang tubig, luto na rin ang kastanyas. Yung iba naman, niluluto ang kastanyas sa oven. Naku, heri na yung hinihintay nyo mga kakusina, ang ating Tiki Man time. Kahit mainit-init pa, ay balatan na natin. Ere po ang kainaman ng kinukulob muna natin ng ilang minuto. Madali pong tanggalin yung balat na nakadikit sa laman. Ere pong unang subo para po sa inyong lahat. Tara, kain po tayo! Sarap! May hawig po sa lasa ng kamote. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, don't forget to like, comment, and subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching!